pag sinabi daw po natin na anti-hypertensive drugs, okay? Sabi natin, when we talk about the anti-hypertensive drugs, lahat daw po ng anti-hypertensive drugs natin, binibigay kanino? Malamang sa may hypertension. Tama, mali? Tama. Nakakaloka, no? So, sabi natin, ano ba ang characteristics ng ugat sa hypertension? Okay. Ito ba ay vasoconstricted, vasodilated? Vasoconstricted. Tama? That's the main reason, sabi natin, magpabigay tayo ng anti-hypertensive drugs kasi ito ay vasodilator. Nagkakaintindihan po ba? Ang problema natin sa vasodilation is that just in case daw nagkakaroon ka ng vasodilation, ang gusto ko lang sabihin po sa inyo, ang tendency dito, bibilis or babagal ang daloy ng dugo. Babagal. Ay, babagal sa dilation. Tama? Kasi di ba ang vasoconstricted, bibilis ang daloy ng dugo eh, tama? Bibilis. Tama, mali? Bibilis. Kaya, babalik ta rin natin, kailangan natin pabagalin para mawala ang pressure. Clear tayo doon? Pag nawala ang pressure, ang tendency dito, pupwedeng bumaba ang BP. Ang tawag, hypotension. Tama, mali? Tama. O, ang tanong ko, kung may hypotension ka ba, possible po ba maramdaman mo dizziness? Yes. Yes, drowsiness. Yes. O, di ba? Kung dizzy ka, drowsy ka, kailangan ba naka-safety protocol ka? Yes. Yes. Kung naka-safety protocol, pwede ka ba mag-drive? Hindi ka pwede mag-drive. Bakit? O, most especially within the next 3 days that you're taking your antihypertensive drugs initially. Kasi hindi pa nakakapag-adjust yung brain mo. Tama? Yung katawan mo, yung brain mo, hindi pa nakakapag-adjust. Kaya, bawal ka pang mag-drive. Nakakaintindihan? And that, sabi mo, bawal mag-drive. Ang tanong ko, so bawal na nga mag-drive, are you going to stop this abruptly? Bawal i-stop abruptly ang gamot mo. Nakakaintindihan po ba? Kailangan po may pamalit ka na anti-hypertensive drugs din para hindi ka magkaroon ng problem. Correct? Pagtatanggalin ko ang anti-hypertensive drugs, papalitan ko ng panibagong anti-hypertensive drugs, pero iba yung type niya. Clear? So, hindi mo basta-basta yan tinatanggal. Now, ang tanong ko, do not stop abruptly, and plus, kung nadidizzy, nadadrowsy, possible ba dito mag-rise slowly ka? Yes, kasi nagkakaroon tayo ng orthostatic hypotension. Hypotension. Tama, mali? Tama. Okay. Clear tayo dyan. So, lahat po ng i-discuss ko na antihypertensive drugs, lahat po yan, ito po ang general management. So, whether ang pinag-uusapan pa natin dyan is ACE inhibitor, pinag-usapan si ARB, angiotensin 2 receptor blocker, or pupwedeng pag-usapan si alpha and beta blockers, or calcium channel blockers, lahat po sila merong dizziness, drowsiness, safety issues, do not drive, rise slowly, and do not stop the drug abruptly. Tama, mali? At ang gusto ko lang sabihin sa inyo, lahat po ng anti-hypertensive drugs, ang priority to be checked is what? Priority to be checked is what? BP. Huwag kang maghahanap ng kung ano-ano except BP. Kung nag-iisa lang siya na option, may BP, BP piliin mo. Bakit? Eh, anti-hypertensive nga yan eh, para sa BP. Sabi nila, eh bakit hindi po heart rate? Yun lang, diba? Kasi may mga items po dito na heart rate, okay? Na heart rate po ang chine-check natin kung wala ang blood pressure. Clear po tayo doon. Yung question kasi, depende ang magiging sagot dun sa option na ibibigay sa inyo at scenario na ibibigay sa inyo. So, for example, ang tinanong sa inyo, which of the following is the priority intervention for the nurse to assess in a patient taking hydralazine o apresulin? Binigyan ka ng check for BP, check for INO, check for heart rate. Piliin mo yung BP. Bakit? Eh, kasi nga, anti-hypertensive drugs yun. Tama? O? Mm-mm.
Eh, paano kung wala naman si BP, edi check heart rate. Tama? O, sasabihin ko sa inyo yan mamaya, bakit? Bakit nag-iiba yung priority? Eh, syempre, una sa lahat, wala si BP. Tama? So, once na sinabi natin priority mo, eto eh, no? Priority mo is BP, yan po yan. Palagi i-check mo unang-una BP. Pagka nakarinig ka ng antihypertensive drugs, check mo kagad BP. Clear? O, now, lahat yan general concept. Correct? Kung general concept yan, automatic punta tayo dito. O, kung general concept po pala yan, automatic punta ngayon tayo dito. Sabi natin, sino-sino yung mga antihypertensive drugs ko? Number one. O, ang number one ng antihypertensive drugs ko, this is now what you call as ACE inhibitor. Tama, mali? Tama. Yes. Now, in ACE inhibitor, gusto ko lang pumalaman mo, sa ACE inhibitor po, kailangan alam mo muna yung physiological basis. Ano po ba yung physio? Ano po ba yung normal mechanism ng katawan bago ito nangyari? Correct? Bago tayo magbigay ng ACE inhibitor. O, tinan mo to, ha? Yung normal physiological event ng katawan natin, for example, lang po, ako po ay 65 and above na. Kung 65 years old and above na ako, madali na pong masira ang katawan ko. Ibig sabihin, my body undergone already the wear and tear mechanism. Tama? As we grow old, our body tears down. So, ibig sabihin, pagka pinagsapan natin body tears down, yung ugat ko pwede nang mabilis na mag-constrict, pwede nang mabilis na mag-dilate. Clear? So, ibig sabihin, ma-expose lang ako sa napakainit na environment, dilated kagad yung ugat ko. Ma-expose lang ako sa napakalamig na environment, constricted kagad yung ugat ko. Clear? O, example na lang. Aging na kasi ito eh. Tama? Kunwari, nagkaroon ka ngayon exposure to warm environment. Anong mangyari sa'yo? Nag-vasodilate. Tama? Sa vasodilation, ano po nangyayari? Meron kang hypo or hypertension? Hypotension. Di ba sa kang BP, mamamatay ba kagad ako? No. Hindi. Bakit? Because our body is designed para ma-meet niya ang homeostasis. Tama, mali? Yes. Kaya nga, pagka ang body daw po natin is designed to meet the, ngayon ng ating demands para ma-meet ang homeostasis, ang gagawin niya, magsusumbong yan kanino? Oh. Kanino siya magsusumbong? Kay brain. Sasabihin niya na naman, brain. Ay. Alam mo kung bakit sumbongero yung katawan? Eh kasi nga, sabi niya, kailangan gawan ng paraan ng brain para ma-meet ang homeostasis. Kaya sabi natin, brain. O, diba? O, yan nga pala tawag doon. Ang tawag pagka nagsusumbong ang katawan kay brain to meet the homeostasis, ibalik sa normal ang katawan, ang tawag negative feedback. Clear po tayo doon? Pag negative feedback mechanism, ibig sabihin, para maibalik sa normal ang katawan. Eh kung hindi, machuchugi ang patient, tama mali. O kaya kailangan bumalik sa normal. Ang tanong ko ngayon, ang tanong ko ngayon, guys, ganto. Ang tanong ko ngayon, guys, anong gagawin ngayon ni brain para maibalik sa ang katawan sa normal? O tatawagan niya ngayon yung batalyon niya. Calling kidney. Pwede po bang ipakilabas ang iyong renin? Alam mo kung anong role ng renin? Siya ay actually enzyme precursor yan eh. Enzyme precursor. Ibig sabihin na enzyme precursor, siya yung taga-sundot. Tama? Siya yung taga-kadyot para bastos, no? Taga-kadyot, taga-sundot, para Natawa ako dun. O, diba? Siya ngayon ang taga-kadyot para lumabas ang... Okay. Ang angiotensinogen. Lalabas ang angiotensinogen. Sino susundutin niya? Susundutin niya ang liver para lumabas ngayon ang angiotensinogen. Angiotensinogen. Sino naman yung angiotensinogen na yan?
Ay guys, tingnan mo to. 'Di ba may nakita ka nogen. Pagka nakikita mo yung word na nogen, ibig sabihin diyan generator. Tama? Pag sinabi mong generator, ibig sabihin enzyme precursor din 'yan. Ibig sabihin magge-generate siya ng main enzyme. Example, sabi mo pepsinogen. Ano yung main enzyme niya? Pepsin. Trypsinogen, anong main enzyme niya? Trypsin. Plasminogen, anong main enzyme niya? Plasmin. Clear? So, ibig sabihin, basta may nogenogenogen, siya ang taga enzyme precursor there para lumabas ang main enzyme. Clear? O, ganito na lang kamo para hindi ka mahirapan. O, di ba sabi mo kanina, yung brain tumawag sa kidney para lumabas ang renin. Tama? Yung renin ngayon, parang security guard ng school. Oh. Sangal, nasa ng school, nasa kidney. Ang school daw sa kidney. Tama? Sabi ngayon ng renin, sabi ng security guard, tumawag sa bahay. Saan ang bahay, liver? Ito yung bahay kamo. Yung secu, tumawag sa bahay. Anong sabi? Ah, malapit na po ang uwian. Ah, lalabas na po si Junjun. Pakisundo na po dito. Oh, ano sabi ngayon ng nanay? Sino yung nanay? Si Angiotensinogen. Tama? Sabi ngayon ng nanay, okay, papunta na ako dyan. Oh, ngayon, pumunta ngayon yung nanay. So, sino yung nanay? Ito yung mother. Tama, mali? Yes. Pumunta yung nanay ngayon, papunta dun sa school. Nung pumunta sa school, anong sabi? Halika na, anak. Labas na dyan. Sino yung anak ngayon? O, ang tawag, Angiotensin 1. Siya po yung anak. O, anong sabi? Mami, bakit? Saan tayo pupunta? Sabi niya, pupunta tayo sa parlor. O, yon. O, ganito yung kwento ha. Tingnan mo. O, sino unang umano tumawag? Yung security guard. Sino yung security guard? Yung renin. Tama? Nasa ng school. Nasa kidney. San magagaling yung security guard? Malamang sa kidney. Tama, mali? Yes. O, sabi niya, oy, hello. O, malapit na po uwian. Sunduin niyo na po si Junjun. Sabi ngayon ng nanay, nang galing sa bahay, saan ang bahay? Sa liver. Sino ngayon yung nanay? Yung angiotensinogen. Oh, sige, susunduin ko na. Oh, nung sinundo, sabi niya ngayon, anak, halika dito. Sabi, oh sige, mami, saan naman tayo pupunta? Tapos na yung klase ko. Oh, nung lumabas, anong sinabi niya? Ay, punta tayo ng parlor, paganda tayo. Girl, kasi ang hirap ng klase mo eh, 'di ba? Buong araw ka, eto gift ko sa iyo. Oh, tama mali? Oh, ngayon, yung anak umikot ngayon sa loob ng katawan. At pumunta sila sa parlor. Nasaan daw located ang parlor? Ito po sa lungs. Ang tawag dito, parlor. Nasa lungs ang parlor. O diba ang dali tandaan? Yung security guard tumawag sa bahay. Sa bahay, nag-respond ang nanay. Ang nanay pumunta sa school para sumundo na anak. Nung sinundo yung anak, saan sila pumunta? Sa parlor. O, di ba? Madali, mahirap. Madali. Sayang, madali lang. Di ba? O. Nung nasa parlor na, sino ngayon yung parlorista? Malamang sa parlor, may parlorista. Tama, mali. O, eto na. Ang parlorista, tawag natin si Ace. Siya po yung parlorista. Okay? Siya yung parlorista, si Ace. Di ba? Panlalaki yung pangalan, pero pambabae yung ginagawa niya. Kaya bading yan. Tama, mali. Oh, so si angiotensin converting enzyme. Bakit niya kino-convert yung enzyme? Siya yung perlorista, kada makakakita siya ng A1, gagawin niyang A2. Gets mo? Ibig sabihin, yung batang pangit, pagagandahin niya. Ay, diretsahan tayo ha. Yung batang pangit, pagagandahin niya. O. Ano ngayon ang ginagawa ng batang pangit? O.
Sabi ng batang pangit, may effect na rin daw yan sa ugat. Pag lumabas kasi ang A1, automatic nag-normal ang BP. Tandaan, pag lumabas ang angiotensin 1, it can proceed now to normal BP. Bakit? Ano ba role niya? Vasoconstrictor yan eh. Constrictor. Tama? Kung vasoconstrictor yan, it can lead to normal BP. Yun ang role niya. Pero pag pinaganda siya ng angiotensin converting enzyme or also known as ACE, automatic, tatawagin na siyang A2. Etong A2, di ba from the lungs, lalabas siya sa mga receptor sites, tama? Mapupunta siya sa blood vessel. Ano ngayon ang mangyayari pag nakalabas siya sa blood vessel? Ang lakas ng dating niya. Sabi ng lahat ng ugat, ano? Ang lakas ng dating mo, ah. Gaganon. Ibig sabihin, a very potent vasoconstrictor ang A2 that could now lead to increased BP or hypertension. Clear? If we're going to go back now to our details sa ACE inhibitor, gusto ko lang pong sabihin sa inyo sa ACE inhibitor, ganito, okay. Sabi natin, ano ngayon ang action ng ACE inhibitor? Ang action po, yung ACE inhibitor daw po natin, kaya siya nag-i-inhibit ng ACE is because it's actually directly involved in here. Bakit kasi tatanggalan niya ng function ng ACE? Clear? Eh, sino ba yung ACE? Yung parlorista. Sige nga, sabihin mo sa akin. Sino dito yung pagtinanggalan ng trabaho, tuwan-tuwa? Hindi magwawala. Tanggalan kita ng trabaho, tuwa ka? O magagalit? Sabi niya, magagalit po ako. Sure ako dun. Tama, mali. O, kaya nga, sa nagwala ngayon yung ano, mechanism, sa lungs, kasi nandun nakatira yung ACE eh. Tama? Kaya, ang tendency nito, magkaroon ng cough ang patient. Kaya, pagka nagkaka-cough, adverse effect yan, hindi lahat po tayo nagka-cough sa ACE inhibitor. Pero, pag ikaw, reactive, doon sa ACE inhibitor, possible mag-cough ka. Pag nag-cough ka, withhold the drug, stop and refer. Para, anong gagawin ngayon ni doctor? Papalitan niya ngayon ng ibang drugs na hindi ka reactive. Clear? Madali ba? Yeah. Madali eh. Okay. O, ang tanong ko sa inyo, edi okay na, alam mo na kung bakit may cough. O, eto na. Yung letter A mo naman, eto na yung other, ano natin, nursing responsibilities natin. When should your ACE inhibitors be given? O, tandaan mo to ha, an hour before meals. Ibig sabihin, empty stomach. Pag sinabi mong empty stomach, pwede ko ba din sabihin yung pre-meals? Yes. Before meals? Yes. Pwede bang in between meals? Yes. 1 to 3 hours post-meal. Yes. Bakit? Kasi kailangan acidic ang environment. Kasi tumataas ang absorption. Clear? Kaya ang lumabas sa exam, when should your ACE inhibitors be given? Anong sagot mo? An hour before meals. And plus, sabi natin, this drug ends with what? Pril. Like captopril, enalapril, lisinopril, okay, acupril, ang ginawa nila, ano eh, sinulat nila isa-isa. Huwag mo na pong isulat, guys, kasi malilito ka. Tandaan mo nilang pril. Now, and this, okay, tatandaan mo. Sir, is there a possibility na mangyayari po dito ay umihi ang patient pagka nagbibigay ng ACE inhibitor? Yes. Kasi guided yan ng ano niya eh, ng aldosterone as well. Okay? So, ibig sabihin yung aldosterone mo, ito po yung mineralocorticoids mo eh, sa loob ng katawan. Correct? So, ang sabi dito, bababa ang aldosterone mo, kaya lumalabas yung mga ano mo eh, hindi lumalabas yung antidiuretic hormone pagka nagbibigay ka ng ACE inhibitor. So, ang mangyayari dyan, walang magsasabi na huwag kang umihi, kaya ihi ka ng ihi. Now, ang tanong ko, eh kung ihi pala ito ng ihi, ibig sabihin, bababa ngayon ang sodium. Tama? Gusto ko lang po sabihin na, kung bababa ang sodium, tatandaan, mag-i-increase ang alin? Potassium. Kasi nga, sodium is inversely proportional with potassium. Pag tumataas ang sodium, bababa ang potassium. Pag tumataas ang potassium, bababa ang sodium. Clear tayo doon?
Eh, yung antihypertensive drugs, nakakapagpababa ng sodium yan. Tama, mali? O, kaya tumataas. Kaya nag-i-increase ang potassium. Ang tawag ba dito is hyperkalemia? Yes. Kaya ba, kailangan mag-check ako ng peak T-wave? Yes or no? Yes. Kaya kailangan mag-check ako ng peak T-wave. Tama, mali? Yes. Kaya ba kailangan ang binibigay ko dito, low potassium diet? Tama? Kayexylate? Glucose bath? Yes. Pwede din magpabigay ng calcium gluconate. Now, ang tanong ko, this inhibits what? Inhibits? Oh, one thing. Vasoconstriction, vasodilation. Vasoconstriction. Kaya nga ano nangyari? Nung ininhibit ko yung vasoconstriction, nagvasodilate. Nung nagvasodilate, naghypotension. Kaya nga, do I need to watch for hypotension? Yes or no? Yes. Before giving the drug, what should be the first thing to be checked? BP. Correct? Oh. So, ibig sabihin, possible ba ang patient mo ma-dizzy? Yes. Ma-drowsy? Yes. May safety issue? Yes. Bawal mag-drive? Yes. Do not stop the drug abruptly? Yes. Rise slowly? Check. Eh, di lahat yun. Eh, kaya nga, eto ay general concept. Lahat yan, dikit-dikit. Clear? Next tayo. Eh, sir, paano po kung naging reactive na yung katawan natin dito sa drug na to? Anong ginagawa? Stop and refer. Alam mo kung anong gagawin ni doktor? Papalitan niya yung drug. Alam mo kung anong drug ibibigay niya? O, eto. Yung drug na ibibigay niya, most likely is ARBs. Eto po yung angiotensin 2 receptor blocker. O, tama? O, tingnan mo to ha. Sino si angiotensin 2? Potent, more potent. More potent, more potent yan eh. Diba? Siya nga nakakakos ng increase in BP eh. Tama? O, now, eto pintuan. Harangan ko daw. Ibig sabihin, haharangan ko ang pintuan kung saan lalabas ang angiotensin 2. Gets mo? Pag inarangan ko ang pintuan, hindi nakalabas ngayon ng angiotensin 2, tataas ang BP, bababa. Bababa, very good. O, di ba? Tama? O, di bababa. Pero ang tanong ko, may abnormal ka bang pinagdaanan dito, dyan sa ARB? Wala. Kasi, ang pintuan na o-open, na ko-close. Kung harangan ko man ang pintuan, normal lang yun. Pag sinarado ko ang pintuan, normal. Pag inopen ko ang pintuan, normal din naman. Tama? Pag hindi ko pinalabas ang angiotensin 2, eh ano naman? Eh, saan ba siya ginagawa? Diba sa lungs? Okay lang ba siya maipon doon? Oo naman, walang problema kasi doon naman talaga siya ginagawa. So basically, walang abnormal dito sa ARB. Clear tayo doon? Clear? Kaya nga, kung tatanungin kayo, sir, magre-react ba ang katawan sa ARB? Hindi. Kaya, pag tinanong, may coughing siya? Wala. Wala. Sino yung may cough? Si A. Sino yung walang cough? Si ARB. Now, eto na, eto na, eto na. O, sabi natin, and this ends with sartan. Like, losartan, irbesartan, eprosartan, telmisartan, basta may sartan, automatic, mas mahal kesa ACE inhibitor. Bakit eh? May kamo eh. Nakakakos daw yan ng ano eh, ng cough ang captopril. Eh, etong telmisartan, hindi nakakakos. Sino mas maganda, eh, malamang yung telmisartan. Tatandaan mo, basta sartan, walang cough. Clear tayo doon. Pero, walang cough, but all nursing management for ACE inhibitors are carried over. Are carried over. Ibig sabihin, pag tinanong po pala ako dyan, when is your ARB should be given? An hour before meals, during meals, after meals, or post meal? Ano sagot mo? An hour before meals. Tama? Nakakataas din po ba ng potassium yon? Yes. Nakakaroon din ba ng hypotension? Yes. Kasi lahat ng nakikita mo dito kay ACE inhibitors, true rin. Tama din pag pinag-usapan si ARB. Except, pangalan at wala siyang cough. Clear po ba tayo doon? Yes. O, punta ngayon tayo dito. Sir,
yung next drug natin, alam mo kung sino? Meron kang alpha blockers and beta blockers. But before anything else, kailangan daw, alam mo si, yung alpha, adrenergic, at saka beta adrenergic, adrenals, adrenergic, ano to? Epinephrine, adrenaline. Ano ba ginagawa ng epinephrine? Sila po ang nag-i-stimulate ng SNS. Tama, mali. Sympathetic nervous system, na-discuss ko po yan sa neuro. Now, eto po, sinabi natin, siya ang alpha-adrenergic receptor sites, kalat po yan sa loob ng katawan para mo fulfill ang prophecy ng ating SNS. Diba? Kalat yan sa kidney, kalat yan sa GI, kalat yan sa lungs, kalat yan sa eyes, kalat yan... Lahat ng mga adrenergic receptor sites mo kalat sa loob ng katawan so that everything would increase except the GI and GU tract. Tama, mali. Plus everything else, a comfort zone. Tama, mali. Yes, kasi SNS eh. At babalikan mo na naman ang aso. Pag inahabol ka ng aso, kailangan komportable ka. Yun na lang ang tandaan mo. Dapat nakakahinga ka, nakakakita ka, hindi ka nagtatae, hindi ka umiihi habang hinahabol ka ng aso. At dapat mabilis ka, dapat may glucose ka. Tama, mali? Oo. Ang tanong ko, ganito, alam na natin yan, basta SNS, tama, mali? Yes. Kaya punta ngayon tayo dito, kanino, i-block natin siya. Pag nagbigay po ako ng blockers, alpha blockers and beta blockers, lahat ng SNS mabablock, magiging PNS. So, can I say that your alpha and beta blockers affects the PNS? Yes or no? Yes. Kaya nga, ang tanong ko, everything goes down except GI and GU ba tayo dito? Yes. Kaya nga, pag tinanong ka, heart rate, anong meron? Bibilis or babagal? Babagal. Heart contraction, tataas, babagal? Babagal. Eh, paano yung blood vessel mo? Magko-constrict, magdadilate? Magdadilate. Tama? Kasi ang sabi natin dito, ano daw eh, babaksak ang BP mo eh. Tama, mali. Pag bumabaksak ang BP mo, nagdadilate ang ugat. Tama, mali. Yes. Kasi everything in the body goes down eh. Ang tanong ko, ang blood vessel mo nagdadilate. Ang bronchus mo, magko-constrict, magdadilate. Constrict sa PNS, bronco constriction. Kaya nakaka-wheeze yan. Ang tanong ko, paano kung wala si wheezing? Pwede ko na rin po bang sabihin coughing? Yes or no? Yes. O sige na, isama mo na si coughing. Tama? O. Now, ang tanong ko, bronchus. Paano naman po yung glucose ko? Tataas, bababa? Bababa. Kasi everything goes down nga kay PNS. Natatandaan ba to? Now, ang tanong ko, sir, bigyan natin ng nursing language to. Ang heart rate na bumababa, bradycardia. Pag meron ka pong bradycardia, do not give the drug if heart rate is less than 60. Ay. So, anong chinecheck? Heart rate. Ang tanong ko, pag pinagpilian, heart rate versus BP, sino unang i-check? Siyempre, BP muna. Hypertensive drugs yan eh. Tama, mali? Now, ang tanong ko, pwede ko rin pa po bang i-check si heart rate? Oo, kasi kasama siya sa pwedeng magkaroon ng adverse effect. Clear? Now, ang tanong ko, heart contraction. Ang puso na hindi na nagko-contract, ang tawag CHF or heart failure. Tama, mali? Sir, kung nagkaroon po ba ako ng heart failure, possible po ba na hindi na tumibok ang puso? Yes. Pag hindi tumibok ang puso, possible ba mag-edema ako? Yes. Kaya, peripheral edema, peripheral. Okay? Edema is the last sign, dulong-dulong sign daw yan, ng congestive heart failure. Is this reportable? Yes. Bago ka pagbigay ng alpha or beta blockers, kailangan daw po mag-check ka kung may peripheral edema. Bakit? Kasi pag may peripheral edema na, baka mamaya sobrang bagal na ng puso, kaya nagko-congest na. Sir, paano po kung hindi tinanong yung peripheral edema? Ang nilabas niya, tightening of the ring. Pwede ba yon?
Yes, ibig sabihin, namamagari naman yung extremities. Tama? O, pwede din yan. Correct? O, saan-saan mo makikita yung mga tightening of the ring na yan? Acromegaly. O, lumalaki extremities mo, kaya nagta-tightening of the ring. Ano pa? PIH. Eclampsia, pre-eclampsia. Tama? O, now, meron ka rin po dito na tinatawag nating AGN. O, nephrotic syndrome. Tama? Yes. So, ibig sabihin, possible ba ang tightening of the ring sa kanila? Possible. CHF. Yes. Cushing's. Pwede? Yes. Eh, syempre. Anything na magkakaroon ka ng malaking kamay, yan. May tightening of the ring. Tama? Oh. Now, ang tanong ko, sir, sabi mo PNS ka mo eh, no? So, sabi natin PNS. Pag PNS, ang tanong ko, glucose, tumataas, bumababa? Bumababa. Kaya possible ba magkaroon ng hypoglycemia? Yes or no? Yes. O, eto pa. Guys, tatandaan, lahat ng drugs na ang pakikialaman, autonomic nervous system reaction. What do I mean by that? O, tinan mo to, guys. Lahat daw ng drugs na ang pakikialaman niya, yung SNS or PNS. O, anong ibig sabihin ko dyan? Yung normal mo daw na reaction ng katawan is SNS. Anong ginawa ng drug? Kinonvert niya sa PNS. Or po pwede naman yung PNS, kinonvert na ngayon ng drug sa SNS. Eh di ba, yung dalawa na yan, autonomic nervous system reaction yan. Tama, automatic. Yes. These are actually guided by impulses sa brain. Kaya nga, ang tendency neto, po pwedeng ma-distort ang integration. Tama? Or interpretation of messages. Nagigets, natandaan mo yan, di ba? Sensory afferent, integration, motor efferent. Sir, ibig sabihin, pagka pinag-usapan pala natin ng alpha and beta blockers, pwede siya makasykosis? Yes. Oo. Kaya nga, tandaan, para hindi mo na malimutan, yung beta blockers mo ends with olol. Nabaliw, tama? Oo. Ends with olol, ilol, alol. Silang tatlo. Metoprolol, propanolol, esbolol, tinolol, o carvedilol, sotalol, o lahat yan. Ano yan? Nakakabaliw. Correct? Ang tanong ko, sir, possible pala makabaliw yan, lalo na kung meron tong ano yun, overdosages. Tama? Correct? Yes. O. Now, ang tanong ko, isa pa sa nakakabaliw. O, diba? Ano sabi natin? Alpha and beta blockers tends to decrease everything inside the body. Lahat magdi-decrease. Tama? Pati titi mo, bow. Sabi niya, ano po yun? Yung titi mo, bow. Ibig sabihin, pwede ba maka-impotent? Yes. Kung may impotence issue yan, automatic ano yan? Oh, nakakabaliw talaga. Olol, ilol, alol. Tama, mali. Now, ang tanong ko, sir, ibig sabihin po ba ang alpha blockers and beta blockers po natin? Tingnan mo to, guys. Yung bronchus mo nagwiwis. Kaya ang tanong ko, pwede ba to sa may COPD? Sa mga may respiratory problem? Bawal sila sa COPD and respi problems. Kasi nga, ang kinukos niya, bronchoconstriction, the more silang mahihirapan huminga. Kaya contraindicated yung mga drugs na yan, kanino? Sa mga may COPD and respi problems. Clear? So pagka nagtanong ngayon ang NCLEX, which of the following is your metoprolol contraindicated? Hanapin mo kagad yung nag-aasthma. Nahirapan huminga, nagsi-COPD, respiratory failure, ARDS, yan, basta respi ang target, bawal ang beta blockers. Clear? Now, ang tanong ko, sir, dagdagan lang natin, kasi pagdating kay alpha blockers, hindi natin alam kung anong pangalan ng alpha blockers. Ang alpha blockers natin, nasabi ko na kanina, sino-sino yan? Si methyl, dopa, also known as aldomet. Tama? Aldomet. O.
Sino pa? Si clonidine. O, clonidine, catapress. O, at syempre, yung isa, hydralazine, also known as apresulin. Alam mo, technique dito, pag walang code, alpha blockers yun. Kasi halos lahat may code. Napansin ba yun? Pag prilandulo, ACE inhibitor. Pag sarta ng dulo, ARBs. Pag dipin ang dulo, calcium channel blockers. Dipin, tama? Pero pagka ilol, alol, alol, sino yon? Beta. Eto ba, may nakikita ka bang pattern? Wala. So, ibig sabihin, basta walang pattern, saan mo nalang siya ilalagay? Alpha. Clear? Alpha. So, tandaan, fast acting ba si alpha? Yes or no? Very. Kaya nga, siya ang ginagamit ngayon sa ER. Clear? Acute care. Fast acting si alpha. Di ba yung catapress, basta tumataas, ang BP, pinapabigay kagad under the tongue? Correct? Nakakita ka na ba na tumaas ang BP, ang unang-unang binigay, beta blockers? Hindi. Ang unang-unang binibigay, catapress, tama? Yes. Oh, tandaan mo yon ha. Oh, next tayo. Okay, let's proceed now to the next one. Ano yung next natin? Oh, eto na, last portion na tayo. Ano yung last portion natin? Calcium channel blockers. Pag pinag-usapan po natin ang calcium channel blockers, ano ba ang role ng calcium pagdating ngayon sa ating muscle? Yes, stimulant. Okay, stimulant yan. Tama? Pero, yung calcium mo, may dinadaanan na receptor sites. Ibig sabihin, pathways. Ibig sabihin, channel. Ibig sabihin, daanan. Clear? Anong ginawa ko? Blinak ko. Nung blinak ko yung calcium, nakarating ba doon sa muscle? Yes or no? No. Hindi nakarating. So, kung hindi nakarating sa muscle ang calcium, ano mangyayari? Magko-contract, magre-relax. Relax. Tinan mo to. O, tinan mo ha. Ano ngayon ang mangyayari sa heart contraction mo? Tataas, bababa? Bababa. Heart rate mo, tataas, bababa? Bababa. Kung mababa ang contraction, mababa ang heart rate. Kamusta ang BP mo? Mababa din. Ang heart na hindi nagko-contract can lead to heart failure. Tama, mali? Kaya, do I need to watch out na naman po ba sa tightening of the ring or peripheral edema? Yes. O, ang tanong ko, ang heart rate po pwedeng bumaba? Yes. Pag bumaba ang heart rate mo, automatic ano mangyayari? O, do I need to check for bradycardia na naman? Yes or no? Yes. O, kaya kung may bradycardia, o, withhold the drug if heart rate is less than 60. O, tama? O, ang BP ko, tataas, bababa, eh, mababa ka mo yung contraction, mababa yung rate, alam nga namang tumaas ang iyong BP, ano mangyayari dyan? O, syempre, magkakaroon ka ng hypotension. O, kung may hypotension, ang tanong ko, madidizzy ba? Check. Madadrowsy ba? Check. May safety issue ba? Check. Do not drive. Yes. Do not stop the drug abruptly. Tama. And rise slowly. Check. O, edi yun din yun. Correct. Oh, and these drugs ends with what? Dipin. Oh, tinan mo to ha. Dipin. Okay, tama? Dipin. Like nifedipine, cardipine, amlodipine, felodipine, basta may dipin, ano 'yan? Dipin. Calcium channel blockers. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron tong dalawang exemption to the rule. Sino 'yon? Verapamil, diltiazem. Diltiazem. Silang dalawa lang ang bukod tangi na walang code pero calcium channel blockers. The rest ng walang code nasa alpha na. Clear po ba? So, ito na lang tatandaan ko. Tama po ba? Tama. Tama. Correct. O, sige. O, any question po sa inyong anti-hypertensive drugs? Meron po? Wala po. Thank you. So, those are your anti-hypertensive drugs. O, di ba mabilis lang? O, mabilis lang naman. Na-discuss na. Tama?
Yes, o sige.